Let us talk about the future simple tense of the verb in today's video lesson. Hello! I am teacher Aubrey, and welcome back to my channel. I am an English teacher, and my mission in my channel is to help those who would like to improve their English speaking, writing, and communication skills. Kaya naman kung interesado kayong mag-improve sa mga larangan na yan, iniimbitahan ko kayo na maging bahagi ng aking YouTube online community of learners. Simple lamang ang gagawin. You just have to click the subscribe button below and don't forget to ring the notification bell para lagi kayong updated every time I am going to upload new videos. You know what, my dear learners? I am happy and excited to share with you my guesting interview on Mornings with GMA Regional TV. Yes, I am excited to share that with you dahil nais ko rin kayong ma-inspire at ma-motivate. Kaya namang iniimbitahan ko kayong panoorin nito. Maaari ninyong i-click ang link sa taas para mapanood ang aking naging interview guesting sa kanilang show. And of course, nais ko rin kayong imbitahan na mag-subscribe sa aking second channel together with my family. It is Aubrey and Family Lifestyle TV. You may click the link above para makapag-subscribe. This video lesson is part of the series of videos I make for the verb tenses. Kaya naman kung hindi nyo pa yun napapanood yung mga naunang videos, maaari ninyong i-click ang link sa taas para mapanood ninyo. Let us now talk about the future simple tense of the verb. Okay, future simple tense. Let me ask you, kailan nga ba natin dapat gamitin ang tense of the verb na ito? Well, simple lang. Ginagamit natin ang future simple tense of the verb para sa mga kilos na mangyayari pa lamang sa hinaharap. Okay, again, ginagamit ang future simple tense of the verb for the actions that will happen in the future. As simple as that. Basta ang kilos ay mangyayari pa lang sa hinaharap, ito po ang ginagamit nating tense. Mayroon tayong dalawang form na ginagamit. Mayroon tayong will form at mayroon din tayong going to form. As you could notice, kapag may naririnig kayo na nagpapahayag ng kanilang statements ng mga kilos na mangyayari pa lang sa hinaharap, these two forms can be interchangeable. Pwede nyo silang mapagpalit. Pero in general, in the English grammar, mayroon silang pagkakaiba. Ginagamit natin ang will form of the future simple tense of the verb for more emphatic actions or more insisting, stronger actions. Okay? On the other hand, ginagamit naman ang going to for less emphatic actions in the future. So kapag ang nais ninyong ipahayag ay yung kilos na talaga namang willing gawin talaga ng subject, mas insisting, mas strong yung kaisipan ng pangungusap, ang gagamitin ay will. Okay? Let's look at the examples. We have here, I'm going to buy a new car. So, nakaisip ako bumili ng bagong sasakyan at gagawin ko ito soon. Ang ginamit ay going to. That is less emphatic in the English grammar. On the other hand, this example, I will buy a new car. Bibili ako ng bagong sasakyan. So, in the English grammar, kapag gumamit na tayo ng will, there is more emphasis in the action being done by the subject. Mas may emphasis, mas may willingness na nagmumula doon sa ating subject. And take note na kapag kayo po ay gagamit ng future simple tense, mayroon tayong formula na sinusunod. Ano po? Kung ang gagamitin ay going to, ang formula ay the subject, the linking verb, plus going to, plus the verb. Okay? At yung karugtong pa. Kapag naman yung gagamitin nyo ay will, ang magiging formula lang ay subject plus the word will plus the verb in base form. Okay? So, pareho po na kapag ang gagamitin ay future simple tense, base form lang po ng action verb ang gagamitin. Understand? Now, saan pa ba natin ginagamit ang future simple tense? Ginagamit natin ang future simple tense for making a promise o kapag tayo ay mangangako. Anong example? Don't worry. I promise I will call you when I get home. Okay? So, nangako tayo dito. I promise I will call you when I get home. I promise I will send you a message
as I arrived at the school. Tandaan, ang unang gamit ay kapag gagawa tayo ng pangangako. Next, ginagamit din ang future simple tense for events in the more distant future o sa mga pangyayari na magaganap matagal na panahon pa in the future. Anong example natin? Jane will retire in 20 years. So as you will imagine, 20 years, that is distant future, obviously. Dahil matagal pa yun bago mangyayari. Dahil dalawang dekada pa. Alright? So take note of these two uses of the future simple tense. At ngayon, alamin natin, paano nga ba dapat pang isulat itong future simple tense? Mas himay-himayin pa natin para mas maunawaan ninyo. Matapos nating malaman kung kailan nga ba dapat gamitin ang future simple tense of the verb, ngayon naman ay mag-focus tayo kung paano nga ba ifo-form itong tense of the verb na ito. But in this part, magfo-focus lang tayo sa will form of the future simple tense. Okay? Sa ibang lessons, sa ibang video, ay tatalakayin ko naman yung going to form of the future simple tense. Now, this is the formula that we have to follow. Una, kailangan ng subject. Okay? Mag-isip kayo ng kahit anong subject. Followed by the helping verb will. And followed by the main verb or the action verb. At tandaan, kapag po future simple tense of the verb, after the word will, after the helping verb will, ang inyong action verb ay dapat na laging base form lang. Wala kayong idadagdag na kahit ano. So, let's have here the form of future simple tense in positive, in negative, and in question form. For the positive, let's say your subject is I, pwedeng I, pwedeng you, we, they, he, she, it, o kahit anumang subject, singular man o plural, kapag po future simple, wala tayong problema sa verb, okay? Ano man ang gender ng ating subject, ano man ang bilang, marami man o iisa lang, wala tayong problema, okay? Basta po, after the subject, that will be followed by the helping verb will plus the verb. So we have here, study. Will study. It will be I will study, you will study, we will study, they will study, he will study, she will study, it will study. O anumang subject, pwede nating sabihin, Marian will study, Clemencio will study. Okay? And always end your sentence, of course, with a period. Now let us move on to the negative form of future simple tense. Simple lang ang gagawin after the subject is the helping verb will plus the word not plus the base form of the action verb. So it will be I will not study. You will not study. We will not study. They will not study. He will not study. She will not study. It will not study. Okay? And don't forget to always end your sentence with a period. Maaari rin naman sabihin ang future simple tense in a negative form using contraction. So we may use the word won't. It is won't. It's not want, it's not want. Okay? It's not want, it's not want. It's won't. Say it. Won't. It is the contraction of the words will and not. Kaya naging won't. So it will be I won't study. You won't study. We won't study. They won't study. He won't study. She won't study. And it won't study. Ngayon naman, paano natin ifo-form ang questions using future simple tense. Just like the other tenses of the verb na natalakay natin, pagbabaliktarin lang natin. Ilalagay natin sa unahan yung ating helping verb na will. Okay? Followed by the subject, then followed by the main action word or the main verb in base form. So it will be like this. Will I study? And always end with a question mark. Will you study? Will we study?
Will they study? Will he study? Will she study? Will it study? And don't forget to always end with a question mark. And aside from using the helping verb will alone, maaari rin tayong gumamit ng WH question words. What are those words? We have what, where, who, when, why, and how. Pwede rin yung how long, okay? So, anong example? Pwede natin sabihin, where will you study? Ano pa? When will I study? How long will they study? Maaari kayong mag-isip ng inyong mga sentences using the future simple tense in positive, in negative, and in question form. Huwag mahiya na ilagay sa ating comment section sa ibaba. Let us look at these more examples. Tingnan natin. Una, Miss Cruz will write a novel. The second one is the teacher will not enter the room. So the first form is in positive. The second form is in negative form. In the first sentence, Miss Cruz will write a novel. Ang ginamit natin ay the verb write, will write. Write is an example of an irregular verb. So when we say irregular verb, kailangang mabago ang spelling to change its tense from present to past tense, to past participle. On the other hand, the second example is the teacher will not enter the room. Ang ginamit natin dito ay enter. Enter is an example of regular verb. When we say regular, wala tayong babaguhin, dinadagdagan lang natin ng D or ED, yung dulong letter ng verb para maging past tense. So, bakit ko ibinigay itong dalawang halimbawa na to? Gusto ko lang ipaunawa sa inyo na kapag gagamit tayo ng future simple tense ng verb, ang ating main verb or main action verb, regular man or irregular verb, wala tayong problema. Wala tayong dapat na problemahin, regular man or irregular verb. For as long as mayroon tayong helping verb na will, ang lagi lang gagamitin na action verb ay nasa base form. Okay? Positive man yan, negative, or question form. Just like in these two sentences. Ngayon, tingnan naman natin itong mga ito. Mayroon tayong ginagamit dito na contraction. How do we form contraction? First is the subject followed by the word will. And example is I and will, anong gagawin? Aalisin natin to, kaya malalagyan ng apostrophe. That's why it will become like this. I will become I'll. You will becomes you'll. We will becomes will. Will po ang basa dyan because we will. They will becomes they'll. He will becomes he'll. She will becomes she'll. It will becomes it'll. Again, it'll. So let's try to read. I'll be early. You'll be early. We'll be early. They'll be early. He'll be early. She'll be early. It'll be early. And always end your sentence with a period. On the other hand, kapag naman negative form, gaya nung sinabi ko kanina, mayroon din tayong contraction. Yung will and not magiging won't. So it will be like this. I won't be early. You won't be early. We won't be early. They won't be early. He won't be early. She won't be early. And it won't be early. And end with a period. And also, mayroon akong dinagdag rito ang mga verbs. These are irregular verbs. Kung hindi nyo pa alam at hindi pa kayo familiar sa iba't iba pang irregular verbs, maaari ninyong i-click yung link sa taas para makabisado at ma-familiarize kayo sa iba't iba pang irregular verbs sa English language. So we have your think, see, and bring. Take note na ang mga ito ay irregular verbs. The past tense of think is thought. The past tense of see is saw. The past tense of bring is brought. Kahit po irregular verbs, ang gagamitin ninyong action verb sa sentence using future simple tense, wala kayong dapat problemahin. Dahil ang kailangan lang na action verb ay nasa base form. Hindi nyo kailangan gawing past tense. Okay? Take note of that. Kung marami ka nang natutunan, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel. Let us now move on to the short answers
using future simple tense of the verb. So, tingnan natin itong mga tanong. Kapag tatanungin kayo, you don't need to answer incomplete sentence. Hindi na kailangan kumpletuhin na pag tinanong kang, will she be in Madrid tomorrow? You don't necessarily need to say, or you don't necessarily need to answer, yes, she will be in Madrid tomorrow. You don't need to answer that completely. Okay? Pwede pong short answers lang. Tingnan natin ito. Will she be in Madrid tomorrow? Paano po ipo-form yung short answers? If it's a yes, sisimulan nyo ng yes, and then followed by the subject. The subject we have here is she. Yes, she, plus the helping verb we used, which is will. Yes, she will. Period. Yes, she will. And there is no contraction there. Will. After will, tapos na. Kapag naman no, of course, you have to say no first. No, she will followed by the word not. So, since mayroon na tayong salitang will and not, you may do the contraction of those two words, which is won't. So, you may say, no, she will not, or no, she won't. Okay? Next example. Will the bus arrive on time? Will the bus arrive on time? So, if it's a yes, you have to begin with the word yes. And then, what is the subject? The subject is the bus. So, dahil sasagutin na natin, gagamit na tayo ng pronoun. Ang pamalit na pronoun sa word na bus, since it's an object, bus. Ang gagamitin natin ay it. Yes, it will. Okay? Yes, it will. No contraction din po dyan. And on the other hand, kapag naman no, no, it won't. Okay? Next, lastly, will you attend the meeting? Will you attend the meeting? Since ikaw ang tinatanong, you were asked, ang isasagot mo na ay I, ako. So it will be, yes, I will. Yes, I will. No contraction. At kapag naman no, no, I will not, or no, I won't. Now this time, let us know how well you understand our discussion about the future simple tense. I have here 9-item quiz. Kailangan nyo lang ipigay yung hinihinging form. 3 for positive, 3 for negative, and last 3 for the question form. You may pause this video for a while, and don't be shy to share your answers on our comment section below. Let us read. Number 1. I blank share with you the trivia. Number 2. Relax. You blank survive the challenge. Number 3. The office blank open at 8. Dito na tayo sa negative. Number 4. The church blank close on Sunday. Number 5. She blank be late. Number 6. I blank make lessons next week. Dito tayo sa question form. Number 7. Blank he blank buy the house. Number 8. Blank she blank attend the meeting. And last for number 9. Blank you still blank listen to my problems. Okay. Ngayon, sagutan na natin. Number 1. I will share with you the trivia. Number 2. Relax. You will survive the challenge. Relax, you will survive the challenge. Number 3, the office. Will open at 8. Dito tayo sa negative. Sige. Number 4, the church blank on Sunday. So the answer will be the church will not close. Will not close or won't close. Okay, either of the two, parehong tama. Will not close or won't close. Next, number 5. She blank late. What's the answer? She will not be late. Pwede rin namang won't be late. Parehong tama. Pwedeng walang contraction, pwedeng may contraction yung gamitin. And last is, I blank lessons next week. The answer is, I will not make. Pwede rin namang, I
won't make. Either of the two, pareho pong tama. Dito tayo sa question form. So, what are the answers? Number 7. Will he buy? Will he buy the house? Okay. Next, number 8. Will she attend the meeting? And last for number 9. Will you still listen to my problems? Will you still listen to my problems? Okay, so don't be shy kung ano yung naging sagot ninyo. I-share nyo sa ating comment section sa ibaba. I-share nyo rin kung anong naging score ninyo. Let us now move on to the common errors that the language learners usually commit when they are using the future simple. We have 4 different areas: the helping verb will, the contraction, the spelling, and the conditional sentences. Dito muna tayo sa will. Let's read the sentence. I meet you at the park. So take note, may mali sa lahat ng sentences na ito at subukan ninyong pansinin or i-discover kung ano yung mga mali na yun. Again, I meet you at the park. So ibig sabihin, magkikita tayo sa parke. So anong kulang dyan? Obviously, kulang dyan ng helping verb na will. I will meet you at the park. I will meet you at the park. Next, number 2 is for the contraction. Basahin nga natin itong sentence na ito. Paano nyo siya babasahin? Well. Diba? Yun ang basa dyan eh. Well, be together soon. But since ang pinapahayag natin dito sa pangusap na ito ay magkakasama rin tayo balang araw, sa malapit na panahon, magkakasama rin tayo. So, it's wrong to say well. Well is different. This word has a different meaning. Ang gusto nating ipakahulugan dito ay we will, tayo, ay magiging. Okay? So, anong kulang? Kulang dyan ang apostrophe para maging tama yung kanyang pagkaka-form. That will be will, we plus apostrophe plus dalawang L mula sa helping verb ng will. We and will naging will. We'll be together soon. Next is for the spelling. The learners want to go to school. So, ang gusto diyang ipahayag ay yung mga mag-aaral ay hindi pa makakapunta o hindi pa maaaring pumunta sa paaralan. Pero anong ginamit dyan? Ang ginamit ay want. Ang kahulugan ng want is gusto. Ano yung sinabi ko sa inyo kanina? Huwag magkakamali sa paggamit ng contraction ng will not, which is won't. Okay? So, anong dapat? Mali po ang want. It should be won't. The learners won't go to school. And lastly, dito tayo sa conditional sentences. When we say conditionals, yung mga condition. Okay? Tatalakayin ko ito sa mga susunod kong lessons. The different conditionals in the English grammar. So, let's look at the example here. If I will go to Japan, I will visit you. If I will go to Japan, I will visit you. Anong mali dyan? Ang mali po dyan, mag-focus tayo sa sentence na ginamitan ng word na if. Kapag ang isang conditional statement ninyo, yung sentence na mayroong word na if, bawal niyong lagyan yon ng helping verb na will. So, it's wrong to say, if I will go to Japan, it's wrong to use will. It should be, if I go to Japan, I will visit you. Ilalagay nyo lang yung will doon sa sentence na walang if. Okay? Paano kapag nagkabaliktad? Ganito po. I will visit you if I will go to Japan. So, narito tayo. Ito yung part na mayroong if. Ito yung part na may if. Aalisin din natin yung will. Ang may will lang ay doon sa statement na walang if na word. So, it will be, I will visit you if I go to Japan. Okay? Hindi pwedeng dun sa isang statement na walang if, may will na, dun sa statement na may if, may will pa rin. That will be wrong. Or maaari tayong gumamit ng mga salitang ito for conditional sentences. We may use when or as soon as. It may be, when I go to Japan, I will visit you. Or, as soon as I go to Japan, I will visit you. O kaya naman, before I go to Japan, I will visit you.
after I go to Japan, I will visit you. You may use these words for your conditional sentences. Before I end this topic lesson, let me ask you, how can you tell if you already mastered the future simple tense of the verb? Well, simple lang, kung kaya niyong mag-form ng sentences using the three different forms that I taught you, the positive, the negative, and the question form. Don't get confused dahil mayroon naman tayong formula na sinusundan. Una, kailangan lang ng subject, followed by the helping verb will, followed by the action word or the main verb. And take note, kapag ginagamit ang future simple tense, yung main verb natin, regular man o irregular verb, ano man yung subject natin, wala tayong problema. Dahil after the helping verb will, ang gagamitin lang natin lagi ay action verb in base form. Wala tayong babaguhin o idadagdag na kahit ano sa ating action verb. So, let's try to look at these different sentences in different forms. In positive, negative, and question form, as well as using the contractions. Let's look at them. The first one is, she will work tomorrow for positive. Paano siya magiging negative? She will not work tomorrow. Paano naman kapag may contraction? It will be, she won't work tomorrow. Kapag question form naman, will she work tomorrow? Using other question words aside from the helping verb will alone. We have here, when will she work? The answer is tomorrow. What time will she work? So you may pause this video for a while, and this time, my last task for you is I want you to make your own sentences using the future simple tense for positive, for negative, and for question form. Don't be shy to share your answers on our comment section below. And that's the end of our video lesson for today. At ngayon naman, batiin natin yung mga nagpapa-shoutout. It's shoutout time! Unahin na nating batiin si Isa Mendoza. Hello, Isa Mendoza! Isa siya sa ating avid learner and subscriber na nag-send sa akin ng personal message sa aking Instagram, and she requested for a shout-out. Again, shout-out to you, Isa Mendoza. Laging mag-iingat, and God bless you always. Next naman, shout-out natin si Amiel Liano. Hello, shout-out sa'yo, Amiel Liano. Sabi niya, this channel is very informative. Wow, thank you. Ang galing niyo po magturo, Ma'am Aubrey. Easy to understand. You deserve million subscribers. By the way, new subscriber here. Ayan, thank you so much, Amiel Liano. Maraming salamat. Next naman, shoutout natin si Virgilio Benavides. Hello, Virgilio Benavides. Sabi niya, hi ma'am, lagi po kaming sumusubaybay sa inyong napakaganda at napakaliwanag na pagtuturo. Keep it up ma'am. God bless po from lokal ng Balintawak. Ayan, marami pong salamat kapatid na Virgilio Benavides at sa lahat din po ng mga kapatid na nandyan sa lokal ng Balintawak. Mag-iingat po kayo palagi. Next naman, shoutout natin si E.G. Soberano. Sabi niya, when I was studying, I have many grammar mistakes, both writing and speaking. Your channel popped up to my search keywords about all tenses. Di ako nag-hesitate. Pinanood ko yon. I watch your videos every time I'm free. I just want you to know that I am learning so much from you. Keep it up po, ma'am. And now, I'm still learning and instilling as always. And next naman po, ma'am, linking words sa aralin ko. Sana meron ka po preview sa previous videos mo. If ever wala, pwede po pa-suggest. Shout out na rin, Ma'am Aubrey. Ayan, sige, I will take note of your topic request. Kayo rin, kung meron kayong topic request, huwag mahiya na i-comment sa ating comment section sa ibaba. Again, maraming salamat sa iyo, E.G. Soberano. And lastly, shout out natin si Teacher Clarentita. Hello po, Teacher Clarentita. Sabi niya, hello teacher, I have learned a lot. Ang galing mo po. Teacher din ako pero major in early childhood. Ayan. Wow. Makakahanga po ang mga nagtuturo sa mga bata, sa mga kinder.
talaga pong saludo ako sa inyo. More on composing poems and practice reading for kids naman ang pinupush kong niche ngayon. Mga ilang buwan din kasi kung ano-anong content ang ina-upload ko, masaya po ako sa narating ng channel mo. Sana all. Ayan, walang imposible, basta po consistency lamang. Sana all, sabi mo nga tuloy lang. Tama, tuloy-tuloy lang po. Kaya sisikapin ko pa rin na maging successful ang channel ko. Mas lalo akong na-inspire sa'yo. From now on, aabangan ko na ang mga palabas at lessons mo. Pa-shoutout po, teacher. At sa anak ko, si Rafa. Ayan, shoutout din sa anak mo, teacher Clarentita na si Rafa. Mag-iingat po kayong palagi. Thank you and God bless you, teacher. Thank you rin po, teacher Clarentita. Mag-iingat po kayo lagi and good luck po sa channel ninyo. And that's the end of our shoutout for this video lesson. At bago kong mangganap na tapusin ang video na ito, hayaan ninyo akong i-motivate ko uli kayo na anuman ang inyong mga edad, anuman ang inyong estado sa buhay o narating sa buhay, basta po mayroon kayong mga pangarap. Walang imposible, basta lagi lamang pagsisikapan at pagsasanayan. And see you on my next video! Bye for now!